Mga idol at kabayan, breaking news! ABS-CBN franchise renewal application para sa karagdagang 25 years. Denied. Ibig sabihin, tinanggihan ito ng House of the Representative Committee para sa legislative franchise dahil sa iba't ibang mga issues at violations na kanilang nakita. Uy, totoo? Oo. Ano-ano kaya ang mga paglabag na nakita ng technical working group at ito ang kanilang naging hatol? Panoorin ang video, i-like at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Ang nakaraang pagdinig ng House of the Representative ay lubos na tinalakay ang mga issue sa prangkisa ng network kasama ang citizenship ng chairman ng ABS-CBN na si Gabby Lopez, ang posibleng paglabag sa mga limitasyon ng konstitusyon sa pagmamayari ng dayuhan, reported labor at tax violations, at iba pang mga paglabag sa mga tuntunin ng legislative franchise nito. Lopez dual citizenship. Ayon sa ulat ng Technical Working Group, mayroong pagdududa sa Filipino citizenship at katapatan ng Lopez sa Pilipinas. Si Lopez ay isang dual citizen, isang natural na ipinanganak na Pilipino at isang Amerikanong mamamayan. Tinukoy pa nito na kinakailangan sa konstitusyon na ang mga kumpanya ng mass media ay dapat 100% na pag-aari at pamamahala ng mga Pilipino. Issuance of Philippine Depositary Receipt. Nabanggit din sa ulat na ang pag-issue ng mga Philippine Depositary Receipt sa mga dayuhan ay pinapayagan ang pagmamayari ng mga dayuhan sa ABS-CBN na maaaring lumabag sa 1987 Constitution, ABS-CBN TV Plus Box, KBO Pay-Per-View. Sinabi ng ulat na ang ABS-CBN ay gumagamit ng frequency ng Channel 43 upang makabuo ng maraming mga channel o programa na isasama sa serbisyo ng digital na telebisyon, ang TV Plus Box, na nagpapatuloy kahit na matapos ang pagtanggal ng demonstration permit noong Hunyo 2015. Sinabi nito na walang pahintulot mula sa National Telecommunications Commission o NTC na nagpapahintulot sa ABS-CBN na gumawa ng TV Plus Box na naglalaman ng maraming mga channel na mas mababang ibinebenta ito para kumita. Ayon sa NTC, walang otoridad ang ABS-CBN na i-encrypt o ilock mula sa hindi nagbabayad na publiko sa TV Plus boxes nito na malinaw na free to air sa ilalim ng legislative franchise nito. Pagkabigong gawing regular ang mga empleyado, ang ulat ng Technical Working Group ay binanggit ang opisyal na pahayag ng Department of Labor and Employment noong ika-isa ng Hulyo na idineklara na ang mga labor inspector ay natagpuan ang mga paglabag sa mga batas at pamantayan. Ang ABS-CBN ay mayroong 67 nakabinbin na mga kaso laban sa kumpanya na National Labor Relations Commission sa iba't ibang mga korte. Nabatid na ang mga dating empleyado na dati nang nagsampa ng mga kaso laban sa ABS-CBN ay nagpatotoo na sila ay illegal na na-dismiss dahil sila ay gumawa ng mga union, mga issues sa buwis. Inamin ng ABS-CBN na nagbabayad ito ng tamang buwis na sinasabing napatunayan ng tax clearance na inisyu ng Bureau of Internal Revenue. Nanindigan ang ABS-CBN na hindi nito nilabag ang mga termino at kondisyones ng pambantasang prangkisa nito sa pamamagitan ng pag-avail ng mga insentibo sa buwis na inaalok ng gobyerno. Gayunpaman, sinabi ng panel na ang isang clearance ng buwis ay hindi nagpapapatawad sa isang nagbayad ng buwis sa mga pananagutan ng buwis at mga paglabag sa batas o mula sa mga gawa ng pandaraya o pag-iwas sa buwis. Hindi napigilan ng komite ang pagbibigay ng isang paghahanap sa di umano'y bias na pag-uulat ng network ang sinasabing namamagitan sa politika, pati na rin ang nilalaman ng mga programa nito. Mga idol at kabayan, sana nabigyan ko ng kasagutan ang inyong mga katanungan kung ano ang ilang mga rason bakit na-denied ang franchise renewal application ng ABS-CBN. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.